Hello po sa mga ka-coin fanatics natin dyan. Welcome again to my YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag nyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At pakipindot na din po yung notification bell icon sa harap ninyo para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos po natin. So guys, kamusta? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakagawa ng content. At inantay po kasi namin yung mga ibang mga bids namin sa ibang mga coins. So, medyo na-busy lang talaga kaya hindi na kami nakagawa ng follow-up content para sa ating channel, okay? Pero meron po kaming update ngayon para sa inyo. Yan. So, ngayon, dahil medyo napapanahon, isa sa mga coin fanatics natin nag-request na ano na po ba yung status nung 1975 na 5 piso na bagong lipunan ni Marcos. Yan. So, ito po yun. Okay. Yan. So, focus po natin. Yan. So, ang bagong lipunan na 1975. Okay, tapos ang likuran niya may nakalagay na Republika ng Pilipinas at yung itong pinakasil ng Bangko Sentral. Okay, so guys, yan yung simbolo ng Bangko Sentral. Okay, so yan po yung simbolo din ng ating Republika ng Pilipinas. So, makikita nyo sa ganitong series, mapapansin nyo yan. So, sa mga ibang coins na po na i-check po natin, mapapansin nyo itong logo na yan. And so, yan po si Ferdinand Marcos. So, balikan po natin yung category, okay? So yung category ng 1975 na bagong lipunan. Yan, so tanggalin natin sa case para makikita po natin na maayos. Yan, ito po. Yan, okay? So ang value po nito, mga coin fanatics, is 5 pesos. Okay? So, makita naman natin sa likodan. Ayan. 5 pesos. Okay? So, ito po yung tinatawag nila na matte finish. Hindi po ito yung glossy na type. Okay? So, yung composition po niya is nickel. So, guys, pag sinabi mong nickel, ibig sabihin, magnetic siya. Okay? So, kuha tayo ng magnet. Yan. So, ito po yung magnet. Okay? So, ibig sabihin, minamagnet yung nickel. Okay? So, yun po. Then, ang weight po nito, mga ka-coin fanatics, is 22 grams. Tapos yung diameter niya, ito mismong kapal o yung bilog na tinatawag ito. Yan. Ay 36.5 millimeter. So meron siyang kapal na 2.6 mm. Tapos ang metal alignment niya is both direction up or both direction, tinatawag yung dalawang arrow. Ayan, nakikita nyo sa screen nyo. Pag yun po kasi ang symbol, pag ganito po siya. Ayan. So, pag inikot nyo po siya, kung ano po yung position netong harap and taas niya, ganun din sa likodan. Ayan. Ayan po yung tinatawag na metal alignment. Okay? So, yung ganito pong series ay na-demonetize siya ng January 2, 1998. Okay, na meron po siyang number na N4518 and meron din po siyang reference number na KM
210 or Shon number 68. Yan yung nasa screen po ninyo. So, bagong lipunan po. Ang ibig sabihin yan sa Ingles ay New Society. Yan pagkakasabi natin. So, meron po siyang tatlong mints. Ibig sabihin po ng mints ay yung pinangmulan or dun po siya ginawa. Okay? So, meron po siya ng mints sa Germany, sa Sherritt Mint Fort. And meron po din siya sa Sherritt Fort, Saskatchewan sa Canada. So, ginawa po siya 1927. Okay? So, separate po yung mints niya sa Germany. Ayan. So, meron din po siyang mint na ginawa sa Pennsylvania noong 1964. Ayan. So, maraming in that time na ginawa itong coin na to, marami po siyang pinagmulan kung saan siya ginawa. Okay? So, meron po siyang dalawang variety. Ayan. So, yung dalawang variety po nito, yung isang variety po nito na mahirap po siyang hanapin. Okay? So, tandaan nyo po. Yung KM210.1, ang coat arm niya, pag sinabi nyo pong coat arm, ito po. Nandito. Yan. Ang tinatawag na coat arm. Nasa taas niya. Ang nakalagay po niyan, Republika ng Pilipinas. Yung isang version po niyan na KM210.2, ang nakalagay po dyan ay isang bansa, isang diwa. Yun. So, yun po yung rare. Okay? So, mahirap pong hanapin yun. So, yung 500, yung 5 pesos po na ganito, na bagong lipunan, marami pong nagbebenta niyan. So, meron po tayo nakikita sa Lazada, sa Shopee, na nagkakahalaga po na 3,200 plus or 4,000, may 5,000, yan. Pero, nasa kanila po yun kung bibilin po ninyo. Depende po yan dun sa kukuwang kolektor. Yan. So, not necessarily na nagpresyo sila, yun na po yung presyo nun. Hindi po ganun mga coin fanatics, okay? So, ang coin collection po ay hindi po nagbabase lamang sa seller na gusto niyang ibentang presyo or ibigay na presyo. Yan. So, depende po yan sa collector, mga koi fanatic. So, kung pagbabasihan po natin ang value po ng ganitong coin na uncirculated na tinatawag, naglalaro po lang yan ng nasa 500 to 1,000 pesos or pataas. Depende, uulitin ko po, depende po yan sa collector na naghahanap sa inyo. Yan. So, sa part 2 po natin, ibibigay ko po sa inyo or i-demonstrate ko po sa inyo kung ano po yung mga series na depende po sa value niya. Okay? Para po ma-presyohan ninyo. Yan. So, yun po. Mga coin fanatics, sa susunod po natin na video ulit, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-check kay Enumista ng mga value po ng ganitong coin. Ayan. So, yun po. So, ulitin po mga coin fanatics. Maraming salamat po sa panonood ninyo.